Christ the first fruits. Afterward, the day that our Christ and He is coming. Then cometh the end, when he shall have delivered up the kingdom of God, even the Father, when he shall have put down all rule and all authority and power. For he must reign till he have put all enemies under his feet. The last enemy that shall be destroyed is death. For he have put all things under his feet, but when he saith all things are put under him, it is manifest that he is accepted, which did put all things under him. And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all. Else what shall they do which are baptized for the dead, if the dead rise not at all? Why are they then baptized for the dead? And why stand we in jeopardy every hour? I protest by your rejoicing, which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. If after the manner of men I have fought with beasts at Ephesus, what advantage it me if the dead rise not? Let us eat and drink, for tomorrow we die. Sabay-sabay. Be not deceived. Evil communications corrupt good matters. Let's pray. Lord, na salamat po, Lord, sa inyong mga salita again. Pag-aatala namin. Tuloy namin kanina umaga, Panginoon, saan makita namin, Panginoon, na yes, mga statement minsan, mga salita minsan ng ibang tao, Lord, even kami, ay nakakatisod, Panginoon. Pero sinabi yung evil communication, minsan na may ka-pilosopo, Lord, minsan ay, pero ibang tao ay nadadala dito sa mga cheap shot na tinatawag namin, mga statement, Panginoon, na hindi totoo, pero pinetake advantage minsan ang kahinaan ng iba, either sa isip, Lord, sa pangunawa. Lord, I pray na malakas kami, Panginoon, para hindi kami maapektuhan itong mga gito. Alam namin kung saan tatayo, kung hindi naman, ay at mabigyan kami ng guide dito paano i-deal itong mga ito. Pwede naman pag-usapan lahat ng bagay. So, I pray na maging matalino ang bawat isa. At again, na-encounter namin to Lord. Maging matalino kami, alam namin gagawin. At again, kung hindi po, ay gabayin ang bawat isa. So, ilang po, Lord. Ay, salamat sa nagbabalik din po, Lord, at sa aming bisita, Panginoon, sa naligtas kanina, magkakapatid. Naligtas siya rin mamaya si Janelle, Panginoon, our leader, grace and mercy. At ingatan niyo po bawat isa sa pag-uwi. But ngayon po, Lord, ang inyong paggabay ang aming inihingi. So, ina po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Gandang gabi na. Ang dilim na, no? Gandang hapon po sa lahat. Afternoon po, title po ulit nito is part 2 na po, How Say Some Among You. How Say Some Among You. Hindi ko na stop ano kanina, no? Pero ngayon ano natin to. Bago sila dito. Dito. Oh, question. Total, lahi ka dyan eh. Ito ka. Taob na yung balko. Stephen. Okay, so how say some among you sa Tagalog, bakit yung iba sa inyo may sinasabing ganito? Okay? Bakit na sinasabi? Paano nila sabi yun? Yan. So again, ang subtitle nito, Dealing with the Enemy's Cheap Shots. Ibig sabihin, yung mga sinasabi, bisayin ulit yan, tama nga ba yung sinabi mo, isin yung primary, primary meaning, yung niya, sa larong physical, katulad ng basketball, hindi dapat nagtitirahan. Pero minsan, lalo sa boxing pala, no? Cheap shots yung tawag doon. Yung inawat na kayo, sumuntok ka pa. Illegal yon. Bukod sa illegal, ay... Tingnan natin yung term dito, ha? Hindi siya tama. Hindi lang sa tama. Yun nga, daya siya, eh. Meron siyang... Alimutan ko lang yung term. Dito yun, eh. Cheap, sorry. Kasi nasa utak ko, pandadaya, kaya naging cheat. And then cheap shot, ibig sabihin, may advantage ka, may disadvantage siya, ito po yan, sa 2. A critical statement that takes unfair advantage of a known weakness of the target. Sa Tagalog, alam mong kahinaan niya, titirahin mo. So ano ba yung mga madalas kahinaan? Yung mga unfair, kasi hindi naman niya talaga kailangan. Mas sa school. Ibang tao talaga mahina, obviously, kaya may habang dyan, marunong. Pero
hindi mo alam yung pinagdadaanan yun, kaya pala ganun, may pinagdadaanan, or may mga bata talaga, iba rin yung kakayanan, di ba? So lalo na sa mga bagay na talaga sa concern sa mga katulad ng Amerika, kasi maraming bansa doon eh. So syempre inaasar yung mga hindi puti, yung mga alam mo na Asian, mga Negro, mga so yun. So ang ginagawa nila para makakuha ng advantage paliba sa mga puti, aasarin yung may tem. Yung iba naman kahit sa buhok, huwag kulot, nasalot ka, yung mga ganun. Walang pinanggalingan yun, hindi totoo yun, pero dahil siya hindi kulot, yun lang. Kaya ang itim mo naman, baka ano pa, mga singkit, nasa US yun, inaasaw din sila. So may mga ganun, ano pa, nabanggit natin kanina, mga kababaihan, may kahinaan, di ba? So iba naman, nasobrahan naman, lumaban naman. So in a way, maganda yung lumalaban para makita nila, matuturuan mo sila in a way, malagay mo sila sa lugar nila. Pero minsan din naman, gantihan na yon, okay? Parang nabanggit natin last time sa Israel, kaya napakagulo doon, huwag ka na mag-take na sides, di walang pinag-aasabi mo. Magulo talaga doon, wala ka nang kapayapaan doon hanggang dumating ang Panginoon kasi magulo sila pare-pareho doon eh. Okay? So, huwag ka na mag-take ng side, ano pa? Ano yung mga nabanggit kanina? Gusto ko bang naghanap nga ako ng mga example nito kanina. Baka may makikita ako. Medyo wala eh. Kasi depende talaga sa context mo eh. Basta tayo na lang magbigay. Ano yung may unfair advantage? So may mga bagay na advantage ka kasi talagang binigay sa'yo. Ano, mayamang ka ganyan. Ayan, sa economics din. Diba? Yung iba, ang ginagawa ng pag-unfair advantage yung ginagawa. Nari, yung isang dito nagtatrabaho, nagbebenta ng fishball, kunwari, ganun. Eh, kumikita, di masaya siya, di ba? Pero hindi na siya makapag-expand. Yung iba naman, tatayuan ng SM sa katabi nun. Ano mangyayari doon sa fishball? So, babawasan ng gusto yung kanyang customer. So, hindi dahil mas magaling ang SM, minsan mas maraming pera. Ganyan, nag-umpisa siya ng malaki. Unfair advantage. Ano ba? Minsan sa school, imagine mo, yung anak ng teacher sa yung kakompetensya mo, mananalo ka ba doon? Kasi dapat oo, kasi dapat wala namang kailalaman yung sa grades niya, di ba? Ang anak ka ng sino, di ba? So, kaya mamaya balik tayo sa cheap shot. No? So, yung cheap, madalas sa hindi, ito yan, mga critical statements. Salita lang po yan. Eh, basta, eh, matama ko ikinig doon. Yun nga, dapat. Kaso minsan, iba sa atin hindi alam eh, kung paano i-deal. And therefore, lalo sa context natin, ano yung mga negative na pwede mangyari sa church dahil sa mga ganitong style? Siyempre, yung isang member gusto dito, pero bandang huli ay sasabihin lang ng kusino, tito, tita, ay, bawal bakla dyan. Alam mo ba yung mga bakla tao din? O, dawag ka na dyan. Anong ba? Eh, kung di mo alam sasagot mo doon, hindi ka rin nagtanong, hindi ka rin nag-isip, o, sige na nga po, so, sayang. Diba? Nakita niyo yan? Ano pa? Maliligtas na sana. O, di share-sharean mo. Ay, share-sharean ko daw po. Tapos, natanong mo. Isang sabihin natin, merong tao dito. May negative ano sa religion. For example, may mga ganun tao eh. Mabait naman sa ibang bagay, pero may experience siyang masama sa ibang religion. Eh, manluloko lahat naman yan. Pera-pera lang eh. So, sa yung isa, salip na mga share mo, wala na. Nakita niyo yan? Cheap shot. Iba naman, si Kristo, nag-ano nga yun, kunwari, makinginom. Kaya kasabi siya, huwag yung ano pag nagiinom eh. Kaya kunwari lang, makinginom talaga. Siya lang natin yung salita na, di ba si Kristo, nag-inom din? Natawanan ka na, sabay nung sinseriso mo, ayaw magseriso. So nakita niyo, ang hirap ng kalagayan natin, sa totoo lang. So kailangan mo ng talagang talino. Talino, pangunawa, para kahit magsisimula ka pala mag-ministry, kailangan mo ng talino. Amen. Kaya isa sa mga ginagawa natin, so baka bago si mamaya share si Janelle. Pero ginagawa namin dito yung mga normal preaching, yung mga katututunan natin ng aral. Hindi lang basta aral na random. Ito yung kailangan natin sa ministry, okay? So, nahihiyain ba si Janelle? Hindi naman. Nahihiyain din, uy, appeal tayo. So, pero pag tumalino ka, minsan mawawala yung haya-haya eh. Alam mo yung ginagawa mo. Amen?
Okay, so yan, ngayon tinatopic namin to. So, unahin ko lang kanina ulit na na-define natin yung chip shot. So, yun nga yun. Critical stadium that makes an unfair advantage of a known weakness of the target and especially nga sa ministry, ito yung ginagamit nila pangunta sa ating mensahe. Okay? So, kahit gaano aganda yung mensahe ng Panginoon, nagawa na ng para ng demonyo yan eh. So, tayo kailangan mag-ano din tayo, mag-advance, matuto, para malaman natin kung ano yung sasagot natin or pang-kontra natin sa mga ganyan. So, nabanggit nga natin kanina, kaya nga cheap shot ang tawag dyan, unfair yan, therefore sana wala nang makikinig dyan. Pero may nakikinig eh. Lalo na pag nakikinig mo sa media, napakadalas. Diba? Tulad niya, sa bakla na naman. Eh, tinanggap nga yan ng ano eh, ng school nyo eh. Para naman school nyo, ano ba yung school nyo? Diyos ba yung school nyo? Ang school, nagbabago-bago yan ng patakaran, depende sa nagpapatakbo, yun ang tandaan mo. Yan lagi sinasabi sa kahit sa company, kahit sa church. Yung mga pastor dati, matapang din agad sa bakla. Nung ilang taon, dekada, na napanood nila sa TV, na ayun, bakla pa lang, bait din pala. Ah, talaga ba? Oh, hindi nagbabasa ng Bible. Ilang dekada yung nakaraan, bandang huli. Eh ngayon, particularly, talagang may ginagawa sila. Ginagapang yung batas, ginagapang yung showbiz, yung mga pinapanood natin. So na, aapektuhan yung ating opinion. Ganun po yun. So kung syonga-syonga tayo, mabibiktima ka rin. Okay, so again, ang ating subtitle, Dealing with the Enemy's Cheap Shots, objective natin para hindi tayo maging biktima ng mga kasinungalingan, ng kalaban, na supposedly madaling cheap shot yan eh. Kahit nga sa, naalala ko tuloy yung boxing nga. Yung boxing, so yung cheap shot nga yung inawat na, okay, as bigla susuntok pa, di ba? Supposedly, hindi naman makakasuntok ng malakas yun eh. Eh, parang na-chambahan ka, hindi nakita ng referee, di ba? So again, hindi ko alam lahat ng rules dyan sa boxing, pero kung maisahan ka, di ba? Nahilo ka na, o paano yun? So, kaya nga, dapat iwasan. Okay? So, anyway, yung physical, tayo natatay tayo sa ano. Ito. Mga statements lang. Okay, so tapos tayo kaninang umaga, ang mga points natin na why and how we to deal with enemy's cheap shots. Paano? Number one, bakit? Kailangan kasi ito is pestering. Ibig sabihin, nakakaasal. Tinignan natin kanina sa Romans 3:8. Even si Paul ay hindi nakaligtas. Apostol na yun. Chinichip shot pa siya ng mga, hindi mo alam kung false brethren or mga pwedeng ligtas din, kaso mahina. Ganyan po yan. Kaya ako, hinanda ko yung sarili ko dyan na minsan may mapupunta tayo dito na member-member, baka Judas or baka hindi naman Judas, kaso mahina nga eh. Alam nyo ba yun? So na-doktrinahan sa labas, tapos dadalhin niya dito yung kanyang natutunan doon, bandang huli, kayong kalaban. Pwede yun eh. So kaya kung napansin niyo tayo kung paano tayo mag-aral dito, unti-unti. Tapos parang soul winning naman, ang dealing natin sa tao, huwag mo agad pagbibintangan. Medyo may nadala lang. Eh, kasi galing ka sa ganyan eh. Eh, alamin mo nga eh, paano mo siya matutulungan kung talagang siya ay nasa mali at ikaw ay nasa tama. Naitindihan niyo po yan? Hindi ba habang statement. So alamin mo muna. Okay, so again, bilisan lang natin to kasi tapos na kami ngayon umaga eh. Para kay Rain. Nice. Ulitin natin lahat. Number one, it is pestering. Ibig sabihin, nakakaasal at totoong dumarating sa buhay natin na yun nga, hindi dapat, pero may mga cheap shots yung mga kalaban at tinuturo yan sa karamihan. And then, anong gagawin mo ngayon? So, ang sample po natin din sa Romans 3 is ang gospel po ay, alam niyo naman yan, may kapatawaran ng mensahe niyan eh. So ayaw ng Diyos ng kasalanan, pero salamat sa Panginoon, maawain siya. Pero kahit masama ka, meron pa rin mabuting napatawad ka, di mabuti. Ngayon, baliktad yung sinasabi ng iba, binaliktad na siya. Kaya sabi diyan, let us do evil that good may come. Parang baliktad na yung utak, niloloko yung gospel, niloloko yung katuruan nilang pure. Na walang, hindi pwedeng bastusin yung Bible, pero sila, ganun pala, di gumawa tayo ng mali, tapos mapatawarin tayo, di okay na okay, nakalamang tayo, ganun ba?
Asal na asal si Paul dito. So, kaya dito, actually, dito nga niya, dinil niya actually ito eh. Pag binasa natin lahat yan, niya. What then? Are we better? So, hindi ko na ulitin ito kasi nagkaroon tayong preaching dito, naalala niya. Amen? So, pinaliwanag niya ngayon. So, maganda na dito, hindi naman nasayang yung sulat ni Paul. No? Pero, nakikita natin, nakakita ba yung taong mahirap kausap? Yung pinaliwanaga mo na ngayon, ngayon, yung mahina lang ang utak, medyo okay pa yun eh. Kaya kanina, mga bata na naman sinirang ko, okay lang eh. Kaluluwa din yan eh. So, iniisa-isa mo, pagbata ni, hindi alam yung judge. Alam mo ba yung judge? Ano po yun? Paliwanag mo lang. Ngayon, mas nakakatuwa pa itong mga ganun. Kahit mahirap silang turuan, mahirap silang sabihan, at marami, mahirap, mas marami ka pang tuturo sa kanila, mas nakakasar naman yung marunong ha. Kaso, baliktad yung utak. Ay, hindi ko naintindihan yan. Ganun ba yun? Ikaw pa yung lolokohin. Mas mahirap yun. Okay? Kaya, ang sinasabi ko dito, yes, ma-encounter natin yan. Ngayon, kung kaya mo pang tulungan yung pilosopo, tulungan mo, hindi na, at least, consider mo yung sarili mo na baka hindi ka na matisod. Okay? So, basta ang topic lang natin ngayon dito muna, again, malalim itong Romans 3. So, pero at the moment, ang ano natin dyan is, may mga tao, kailangan tanggapin natin ang katotohanan, may mga taong slanderer, may mga taong sinungaling, may mga taong malakas mang asal, at ang ginagamit nila, parang si Satanas, yung mga salita din ng Diyos na dinwist. Okay? Nakasunod pa ba? Kanina umaga, isa namin ito eh. So, kaya number one, it is pestering. So, yung slander, major offense yan, dapat nating iwasan na. Pag hindi mo na kayang i-deal, iwasan mo na lang. Okay? Parang minusapan namin kanina. May mga ganun eh, nakita mo, wala na to. Hindi na to makukuha sa magandang usapan, magalang na usapan, maayos na usapan. Iwasan mo na lang. Okay? Also, pwede natin sabihin dyan na ito, yung point ko lang dito, pure stupidity or reverse or inverted thinking. Pag napansin mo na lang na baliktad na yung utak nito, ikaw, wag mong gayahin. Okay? Wag mong, sabi nga sa Proverbs din, answer not a fool according to his folly. Okay? So, ano bang ganda example dyan? Yung kanina na lang, yung usapang maitim tsaka maputi. Okay? So, simpleng bagay lang yan. Pero, maniwala kayo, dami nilang. Kaya nga may sometime last year ba yun? Last year, 2021, di ba? Yung natawag nilang Black Lives Matter. Sumikat yan. To the point na lagi nilang point, puti kasi kayo, puti kaya, masama kayo kasi maputi kayo. Ha? Ay, nangyari yun. Pero yung iba sumuporta doon kasi yung kawawa naman tayo. Ito pala yung history ng tayo mga ininuno natin, inalipin, at inungkat pa yung dating-dati na. So in a way, yes, may kasalanan itong mga puti. Pero yung mga puti yung dati. Kaya nga inalis na yun eh. Ba't di nila kayo magpasalamat na nakalaya kayo? Ngayon, ito yung sinasabi kong baliktaran, no? Baliktad ang utak. So mali na nga yung base mo sa kulay mo yung kung ano yung importante at sino yung magaling sa kulay mo lang. Ang problema sa iba, baliktad naman. So, ginaya nila yung kalaban nila. Ang kalaban nila, racist, di ba? Itim. Mas magaling ang puti. So, mali, di ba? Ang ginawa naman ng isa, hindi, mas magaling ang itim. Kayo mga puti, mga ano kayo. Sinakyan mo rin yung ano nila, kalokohan nilang the same na kalokohan na ayaw mo. Parang yung Israel naman yun, kaya kinikriticize naman sila. Kaya kesyo gagawa sila sa sarili namin bansa para protect namin kasi inapi kami dati yung mga Germany kami pinatay yung aming ano pinatay at nung sila na yung makapangyarihan yun ang ginagawa rin nila sa ibang tao. So ano nangyari? Okay, baliktad ang utak. Kaya ang point pala natin dito ang so pag nalaman mo na mali ang pananiwala na yan, huwag mong gayahin, okay? And then, mag-isip ka para lumayo ka doon sa ganong klase ng thinking, dapat ikaw ay maayos mag-isip, logical at critical. Okay? Para hindi ka ma-biktima. Kasi madalas po yan. Sabi mo, Pastor, hindi ako may biktima niyan. E sa mga anak mo nga lang, napansin ko rin yan. Dati, inaasar siya. Okay? Inaasar siya, so nasaktan siya, di ba? Binubuli ako nung sino man yan.
Eh, nagkaroon din siya ng isang, ano, siya naman ang bully. Isang sandali. O, ba't ganun? Kala ko ayaw mo nun, tapos gagawin mo nun sa iba. Yan ang sinasabi ko dito na iwasan natin, na gayahin natin yung mga nag-offense sa atin. Okay? So, i-deal mo ng tama, hindi ng huwag mo sakin yung stupidity nila. Okay, so again, number one, why this pestering pile? How? Avoid and think critical and logically. Yun lang po yun. Number two, paano natin di-deal yung mga cheap shots na yan? Okay, ulitin lang natin, saglit lang ha, para kay Rain. Hindi, tsaka para kay Janelle. So, di ko na ito pupuntahan yung Luke, pero sa Matthew 16, parallel naman yan. So, ang kwento po dito, again, is yung Jesus, of course, may maraming opinion sa kanya. Ibang tao, sinadya niya, tinanong lang niya yung mga disipulo niya, anong sa palagay niyong sinasabi kay Jesus, sino si Jesus according sa ibang tao. Kung sabi nila, iba-iba, kasi kung ano yung narinig lang nila sa ibang tao. Iba, sabi nila, ikaw daw si John the Baptist, ikaw daw si Elijah, ikaw si, kung sino ka man, or one of the other prophets. So, gusto ko pala yung point dito kanina, no? Papayag ba dapat si Jesus na ikumpara lang siya sa mga ganito? Sa John the Baptist. So, okay naman si John the Baptist, okay din naman si Elijah, Jeremiah, pero si Jesus, hindi lang basta-basta propeta. Andahan niyo po yan, kaya yung ano, huwag kayong papayag. Ay, okay, mga Muslim, kinikilala naman si Jesus na propeta eh. Hindi, huwag natin pakilaman. Kaso hindi lang siya basta propeta, siya ay anak ng Diyos. So, huwag tayong papayag nun. Pero ang point talaga natin dito, ang mali dito is, again, sinadya ni Jesus na para maturuan silang disipulo na, at pati tayo. So, bandang huli, tinanong niya yung ibang tao, kung ano-ano sinabi, pero tinanong niya yung mismo mga disipulo. Sa palagay niyo, sino ako? At maganda naman example kay Peter, sinabi niya at tama yung kanyang sinabi, no? So siyang Kristo, si Jesus yung Kristo at ang anak ng buhay na Diyos at di ba sinabi yung tama, siya pero sabi niya blessed art daw eh. So obviously nag-agree siya, okay? Nag-agree siya kay Peter. So anong point natin doon? So ang point natin doon, huwag kang mag will not get understand important things from hearsay or gossip. Sa Tagalog, huwag kayong kumuha, hindi nyo maintindihan yan, hindi nyo makukuha yan, yung mga importanteng bagay sa mga chismis-chismis, tsaka sa mga maling sources. Okay? Gusto mong malaman kung paano maging matagumpay sa buhay, medyo malalim na tanong yan. Huwag mong tanong kung ano yung kanina lang, di ba? Ano ba yung, paano ba ako magiging, kung simpleng bagay lang, sige, magtanong ka sa kung sino-sino, i-survey mo, bilangin mo, siguro yung pinakamaraming sagot, yun ang tama. Survey at survey lang. Pero pag mga importanteng bagay, kasi sabi ka nila, yung katotohanan, hindi yung pinagbobotohan. Kahit 99% na hindi naniwala dyan, kumari, dito sa atin, yung bakla ba ay gawa ng Diyos, okay ba yun? Sabi nung iba, kumari, dami, okay lang yan. Tapos konti lang yung hindi nag-agree. Eh, yun ang sinabi ng Diyos, hindi yung tama. Eh, mag-isa ka lang o dalawa lang kayo, ibig sabihin ba, hindi na kayo tama? Nakita niyo, ganun ang katotohanan, diyan sinasurvey. Ang hindi yung pinagbobotohan. Ang tama, tama yan kahit walang maniwala dyan. At ang mali, kahit paniwalaan lahat siya, mali pa rin. So, nakita niyo yun? Kaya dito, huwag nating i-survey, lalo yung putating bagay, ang gawin natin, pumunta tayo sa mismong source kung sino ba'y nakakaalam ng mga bagay-bagay. Sa case dito na ang kwento natin, passages natin dito, tinanong si Peter, at actually lahat sila tinanong, pero sumagot si Peter. So kaya siya yung sinasabi natin kanina umaga na nagre-represent sa mga tunay na likod ng Diyos at matapang. Diba? So yung iba dininiwala si Kristo ay, si Jesus ay Kristo, wala akong pakialam, yun ang palagi ko, ikaw talaga yun eh. Kasi natupad mo yung mga pangako, tapos ikaw yung talagang nagpipis ng katotohanan, eksaktong-eksaktong, kung ano sinabi sa Bible, yung ginawa mo, ikaw yung Kristo. Okay? So kaya, bakit natin dapat i-deal? Kasi hindi basta-basta yung maintindihan sa mga chismes. So ang why, how, paano natin madi-deal yan? E di, always get to the source. Ibig sabihin yung tamang source na information, which is of course the Lord is the ultimate source of knowledge, and then yung mga lingkod din ng Diyos.
alamin mo kung eh, paano na nalaman kung lingkod siya ng Diyos. Eh, di yun ang talagang alamin mo. Ano ba yung lingkod ng Diyos? Kung nagpapayaman lang yan, nagpapogi lang yan, tumitiklo pag katulad nga yan. Sinabi sa nung public school, eh, bakla, okay lang eh. Sinabi ng Bible, hindi. Pag tumiklop yan, either mahina yan o hindi yung totoong lingkod ng Diyos. Mga ganong bagay. Ano pa? Yung katulad ng alagi example natin, pag nag-soul winning tayo, sabi nung kahapon, no? Basta iba yung tinuturo nyo. Talaga, sabi ko. Si Ate Feli. Kasi iba kayo eh. Kasi lahat daw tinatanggap nila. Hindi sila nababasto. Sila ay, pakinggan po namin yan. Sa dami na nagtuturo daw sa kanila, iba yung sa atin. Talaga. Sa lahat ng false teacher, pare-pareho lang yung bandang huli. Walang sense. Hindi sila naligtas. At yun, pareho lang. Walang nagbago sa buhay nila. Pero kahapon, ang saya niya. Kasi may sakit na. Ewan kung may sakit. Alala niyo ba? Nakaano na siya eh. Wheelchair. High blood ata. Pero meron pang isa yun. Nakalimutan ko. Yun, okay? So again, paano natin didili yung mga cheap shot? Huwag mong pansinin. Pero kung gusto mo malaman yung totoo, pumunta ka sa legitimate church sources, which is the Lord, and then yung mga tunay na likod ng Diyos. Ayun na. Tapos na yung inulit natin kaninang umaga. Okay? So, pangatlo, dyan tayo sa ating text talaga. Actually, makukuha nito yung lahat ng nasabi din natin kanina. So, inumpisa natin sa 12 kasi nga, again, ang 1 Corinthians 15, natawag din lang resurrection chapter yan. Importanteng topic dyan, resurrection. Totoo ba? Pag sinabing resurrection, ang batay ba nabubuhay ulit? Obviously, hindi na nabubuhay yung batay, pero miracle nga eh. At yun ang turo, even sa Old Testament, sa Job, sa Daniel, binanggit yung ang patay nabubuhay. Hindi ko naman nakita eh. Siyempre, kaluluwa na. Pero pinangako ng Diyos yun, ang Bible, hindi yan mumimintis. So ngayon, nakalain yung turo ni Paul, sa church na po yung kausap niya to ha. Ang dating, ibang church ginagawa niya yung pastor, lagi tinitiray nasa labas. Hindi ka matututo magpuro ganun. Or, magiging ano ka naman, prejudice ka naman sa iba, hindi mo sila naintindihan. Tayo, nakita niyo, baliktad. Iniintindi natin sila, at pag nakaharap natin sila, tetest natin kung totoo ba yung tinuturo natin against or pro them. Diba? So, ganun ang ginagawa natin. Ngayon, ganun din naman sa loob. So, hindi puro labas ang titirayan natin, pati sa loob. Hindi para mag-away, para matuto, at para maging puro yung ating katuruan. So, ganun si Paul. Alam niya na pumapasok na yung false teaching sa loob. Parang kanina, di ba? Sa nabanggit natin sa kay Jesus, di ba? Sino ba si Kristo? Sino ba ako? Para malaman niya kung sino pa yung tama yung paniniwala sa mga tao, tinanong niya isa-isa. So ngayon, nalaman niya yung iba doon ay ninabanggit doon eh, pero maaring yung iba doon ay mali na. So matapang lang kasi si Peter. So dito, ganun din po yung tema dito. So ang maling katuruan dito, sabi niya, may nagsasabi, kaya ito yung title natin, How Say Some Among You. Paano nangyari na may nagsasabi sa inyo na walang resurrection of the dead? Sino nagtuturo niyan? Ay, yung Jehovah's Post Business, sabi dito sa amin, wala daw langit, walang impyerno. Anong binabasa niyo, sabi ko? Diba? So, yun, sa labas naman natin yun. Pero pag pumasok yan dito, i-challenge natin yan. Okay, so ito na. So, ang gusto ko sabihin dito, how say some among you, bakit nakapasok yan? Kasi pumapasok talaga yan. And then, ang problema nito, parang point number two, importanteng bagay yan, hindi mo yan basta-basta pwedeng or dapat pabayaan lang. Alam nyo ba sa Among Us tayo, very ano tayo eh. Critical tayo sa Bible, syempre. Yan ang pinagkukuha natin ng aral. Tapos kung mali yan, kung may halong mali yan, patay na. Di ba? So ngayon, may napansin ang ibang Baptist ganun. Sabi ko, nabanggit ko lang. Basta parang may kilala akong isang member nila na ngayon parang may mission. Sabi ko, basta kasi nag-aral sa kung anong Bible school. Sabi, hindi na daw sila King James. Kayo ba? King James pa rin ba kayo? Medyo hindi siya nakasagot kasi parang gusto niya rin pagtanggol eh. Parang siguro wala siyang ibang ano doon. So, paano yun? Ano mangyayari? Nakita niyo yun?
pag hindi mo tinuturo, may napansin ka dyan, na kunwari si DM, nagpost sa Facebook, maganda naman, Bible verse, kaso hindi ko kilala to, hindi to King James. Sasabihan ko agad yun. Eh siya, pag hindi mo sinabihan, ano mangyayari? Yan. So ito ang again, ang heresy dito, wala daw resurrection. Eh, very central yung resurrection. Si Jesus, namatay, nabuhay magmuli. Kaya ngayon, i-deal-lip po. Okay, isa-isay natin to, ha? Ay, nasabi ko na yung dapat ko sabihin. Anyway, para lang sa iba. So, hindi, nabasa naman natin kanina. Sabi dito, but if there be no resurrection of the dead, then Christ is not risen. Kung walang resurrection, si Jesus hindi na resurrect. Ano nangyayari? Ano natira pa sa pananampalataya natin? Yung nga pinipreach natin si Jesus namatay, nabuhay, magmuli. Kaya nga salamat dito, holiday naman yan, di ba? Hindi, linggo kasi yun lagi. So, wala talaga pa. So, sana naman di mawala yan sa turo natin. Pero nung panahon nila, aba, parang may sumisingit na false doctrine yan na kesyo, wala namang resurrection eh. Posible ba yun? Okay. Eh sabi dyan, kaya yung mga nabasa nyo, napansin nyo, negative eh. If Christ be not risen, then our preaching is vain and your faith is also vain. Kung hindi si Kristo ay nabuhay magmuli, yung ating mga tinuturo dito, walang kwenta, pati pananampalataya nyo, walang kwenta. So ganun ka-central at critical yung katotohanan na si Kristo or yung bukod kay Kristo, talagang merong resurrection. Hindi yung pwedeng itanggi na walang resurrection kasi walang resurrection, hindi rin natin resurrect si Jesus. Tuloy lang natin, ha? And then mamaya, ibabalik yung point natin. For if the dead rise not, then is Christ not raised. Okay? And if Christ be not raised, your faith is vain. So inulit lang. Pero nadagdag dito, ye are yet in your sins. So obviously, ang katotohanan, yung kabaliktaran yan. Wala ka na bang kasalanan? Ibig sabihin, wala na epekto yung sa kaligtasan mo. Bali, wala na yun sa Diyos. Amen? Yun ang totoo. Pero kung hindi na resurrect si Jesus, nasa kasalanan ka pa, patay ka. Anong ganun? Impyerno ka pa rin. Nakasunod pa ba? Yung mga ganitong ano, ha? Mabigat. Then they also which are fall asleep in Christ are perished. So, impyerno na sila. Wala lang yun. Walang langit kasi walang na-resurrect eh. If in this life only we have hope in Christ, we are all men most miserable. So, lalo na to, sabi niya. Eh, nagpapagod si missionary Paul, nag-establish ng church, tapos mag-preach, mag-google pay, lalabanan niya po. Tapos wala lang pala, hindi pa lang tayo mabuhay magmuli. Ano yun? Miserable tayo. Again, kung walang resurrection. Okay, but now is Christ this. Ito na totoo. Si Kristo ay totoong na buhay sa mga patay. At siya ang unang nabuhay sa mga patay. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. So, totoo na may kamatayan, totoo rin na may muling pagkabuhay. For in Adam all die, even so Christ shall all be made alive. So, alam natin si Adam nagkasala, therefore, lahat tayo namamatay na instead na forever tayo nabuhay. Walang niyang kwento. So, yes, lahat tayo biktima doon, pero pwede naman tayo mabuhay magmuli dahil kay Kristo. So, kinumpara lang na si Adam talagang namalkahan yung naapektuhan tayo sa kasalanan ng ginawa niya. So, ngayon naman, si Kristo pinangako. So, pwede naman tayo pagpalain sa ginawa din ni Kristo. Okay? So, but every man after his own order, Christ the first fruit after what day that are Christ that is coming. So, ito yung detalye na di mo rin makikita sa iba, no? So, sinabi dito, talaga may resurrection, pero may una, may pangalawa, may pangatlo. Una si Jesus, nabuhay siya magmuli. Kung alam mong totoo yun, ikaw din, mamatay, mabuhay ka magmuli. Ito yung, pero siya'y nauna. So, paano si Abraham mamatay na, kaluluwa lang yun. Later, sa rapture, sila ay kukuhain ulit ng Panginoon yung katawan nila, magsasanib sa kanilang kaluluwa, katawan, glorified body. And then, si Jesus yung unang nagkaganon, pangalawa tayo kung tayo na ngayon. Tsaka lahat ang namatay naman ang palataya, and then tayo. And then later, yung mga sa millennium. So ito, sinabi lang dito yung mga, actually, yung gandang doctrine na ito kasi nga inisa-isa yung about resurrection. So binigay niya yung mga detalye na totoo yung resurrection. So, pero ang topic lang natin ngayon, yung kalaban nun.
Established na truth pala to eh. Katotohanan pala to. Bakit may nagsasabi sa inyo? Kaya yung title natin eh. How say some among you? Ba't may nagsasabing walang resurrection? Ito kayo tinuturo natin. Paano nakapasok yun? Saan ang galing yun? Sino nagdala nun? Bakit yung minabayaan makapasok? Nag-umpisa yun sa mga cheap shots lang. Ay, wala naman yan eh. Ay, yung resurrection na pumasig ito, pansin na pansin ko sa mga false teacher, tsaka false religion, ganito yan. Ang mismong salita, mali ang ano, yung mga salita like grace, salvation, kaluluwa, mga basic yan. Tapos, pa-define mo, either di ma-define or mali, sablay. Tapos bibigyan ka lang ng sagot na feeling nila ay dapat tanggapin mo kayo dito. Ang sino nyo yan? Kaya again, di madali sa case natin, pero kaya. Pansinin nyo na ganun, na nadala sila sa cheap shots, tapos tayo ay sinusubukan din nilang dalin doon. At tanggapin mo na yung mga ganyan. Eh, lahat naman tayo kaya. Ano yun? Kaya kung di mo alam yung Bible, di mo makasangga yun. Kasi kala, ay, ay, lahat sila. Sa, tanggapin daw natin para walang gulo. Eh, ba't di naman kailangan magkagulo eh? Na gulo na hindi kailangan. Okay, may mga gulo din talaga kailangan eh. Sabi ng Panginoon, siya yung nagdala ng division eh. So hindi mo kasalanan yung kung may division. Pag ikaw yung tinitira, eh, ayaw mo naman makiisa eh. Therefore, kasalanan mo kasi ayaw mo tanggapin yung bakla eh. Kasalanan mo yun. Tama? Eh, hindi mo tanggapin mo na lang eh. Kasi kasalanan mo din. Hindi nga kung tanggap-tanggap sa Diyos yan eh. Paano ko naging kasalanan yun? Sige nga. Nakita nyo yung sisi, binubunton sa'yo. Chip shot din yun. Pag alam nila na ikaw yung taong mabait, na ayaw mo ng gulo. Supposing, eh, lahat naman tayo ng gulo. So kaya nga inyo, ibubuntun sa'yo yung ikaw yung may mali, ikaw yung mali, may mali, tapos magsasama pa, hindi ba siya yung mali, hindi siya mali. Eh wala siyang kaibigan, ha? Katay ka ngayon, ha? Sumama ka na lang dito. Huwag na huwag kayo sasama dun. Kasi bandang ulit mag-isisi, kung alam yung loko-loko, inano ka nga eh, chinipshot ka nga eh. Later, kasama ka naman nila, manggaganon din kayo, gusto mo yon? Kaya never kayo magbibigay dyan, alam mong mali. Huwag mong lalagyan ng puwang yan sa sarili. Kahit maging advantage ka pa, eh, tayo naman ang kaibigan. Titirahin natin yun. Eh, mali yan, di ba? Eh, hindi naman ikaw eh. Siya, titirahin natin. Kahit na, ganun din ginawa mo sa amin. Lokolo. Di ba? Maniwala kayo. Kaya maganda dito. Pag alam mong tama, kakumpi mo agad ang Diyos eh. So, hindi ka dapat yung feeling, eh, wala akong kumpi. Okay. So, ito yun. Kaya ito, papasok na itong banggitin ko na ito. Hindi ko na sana banggitin eh. And why stand, kasi malalim pa to. And why stand we in jeopardy every hour? Ano sinasabi niya dyan? Ang si Paul, dahil nga tapat siya sa Diyos, sa katotohanan, alam, ganun din siya, ang dami nakakalaban. Kasi iba na medyo mahinang Kristiyano, tsaka yung mga Kristiyano kinakaibigan sa libutan, for example, bitawan mo lang, huwag masyadong Bible, huwag mo masyadong araw-araw, Bible. Ano, tapos pinag-aaralan mo talaga kami, kunwari lang nag-aaral, ikaw talaga kinaaral mo, huwag naman ganyan. Diba? Ganun yan eh. Ang dami namin experience na ganyan eh. O, oh, hindi ako papayag ng ganun. Ba't ako magkukunwari sa harapan pa ng Diyos? Kasi nasabi niya dito, bakit pa sinasalo ko yung mga problema? Ano sinasabi niya dyan? Sinasabi niya, I protest by your rejoicing which I have in Christ Jesus, I die daily. Yung pala yun. So itong term na to, dala sinasabi to ng mga pastor sa context na, alam mo na, mamatay ka sa sarili mong huwag mong tanggapin yung kasalanan. Ibig sabihin, hindi ka dapat magkasala na everyday nilalabanan yung kasalanan mo. Tama rin yun. At mamaya, meron pa rin tayong i-correct dyan. Pero ito, ang context pala ng I die daily is what? Yung nilalabanan niya po yung pinag-usapan natin dito na maling katuruan na para sa iba, may tawag sila sa English kasi dyan, sabi nila is nitpicking or sabi nila is ano yung sa hair? Splitting hairs. Alam niyo yung sabi sa English na splitting hairs? Kaya mo bang hatiin yung buhok mo sa gitna? Kaya mo? Di ba mahirap? Tsaka isa, maliit na bagay na yan. Parang ganun sinasabi nila eh. Huwag ka na mag-split ng hair. Kaso naiintindihan ni Paul, katulad sa point natin, importante ito eh.
para sa inyo, hindi importante kasi hindi mo nga naintindihan na pag tinanggi na natin yung resurrection, ubus na tayo. Wala na tayong paglalaban. Yung pinag-importante. Nakakuha nyo ba? Yes. So kaya siya ngayon, talagang okay lang na ako ay sabi niyang i-persecute kasi alam ko importante ito kaya namamatay siya araw-araw. Yung sabihin nun, yung pala yun. Not necessarily sa personal sins at personal temptation. Okay? So okay lang. Ako na yung masisi pero paglalaban ko yung tamang katuluan. Yan po yun. Okay? So malapit na tayo. Ito yung sinasabi ko kanina ng 33 yung again, ginagamit din ng mga pastor. So tama na, maraming sabihin, uy, huwag kang magmumula. Uy, huwag kang mag... Chismis, so tama rin yun. Pero madalas ito ginagamit sa huwag kang magmumula, huwag kang magsasalita ng masama. Diba? Kasi evil communication, corrupt good manners. Pag nagsasalita ka daw, nag-chismis ka, hindi kasi yun yung tamang ano eh. So yung sabi, huwag kang magmumula, huwag kang magsasalita ng masamang salita. So tama din naman. Kaso again, ang pinaka-context yan, hindi pala ganun. Ano yung sinasabi niya yung evil communication, hindi lang mura yun na, alam mo na. Iba sa atin dito, kunwari, mga bago na, si Janelle. Maso yung si Pastor, nagsabi, ano yung sinabi ko kanina? Sinabi ko kanina, loko-loko to eh. Ay, actually to, loko-loko. Lalo na pag may ibang sinabi, pag talaga nag-iinit ako kasi, may nabalita akong ano, di ba? Bastos to eh, kung bastos talaga eh. So, hindi masama yung salita lang. Hindi yun ang evil communication. Ang evil communication dito, yung tama na minamali mo pa. Kasi importante yung resurrection, tapos sasabihin mo, wala yan. Okay, kaya anong point natin dito? So, nakuha nyo na yung, actually, yung point muna, ha? Yung context ng ano. Kaya ang huli nyan dito is, so, hindi ko nabundaman ng 32, no? So, if after the manner of men, I have fought with beasts at Ephesus, what advantage it me if the dead rise not? Let us eat and drink for the morrow we die. Ibig sabihin nga nito, nga, splitting here siya, alam niya importante yan. Pag-usapan natin, itama natin. Kasi pag-usapang resurrection, tapos wala nang resurrection, patay na tayo. Kaya sabi niya, for tomorrow we die. Sabihin, magsaya na lang tayo kasi wala naman tayo resurrection. Therefore, lahat tayo, magsaya na tayo. Di ba ganyan ang mga sinasabi ng karamihan? YOLO, di ba? YOLO. You only live once. Pwede na tayo mag-YOLO eh. Pero iba yung ibig sabihin natin sa YOLO. Sila, magsaya-saya na sila kasi mamatay na sila tayo, baliktad. You only live once, kaya magtapat ka na sa Diyos. Malaking pagkakaiba. Kasi pag mamatay ka na, mag-rewarding time na kung ligtas ka. Kung mga hindi paligtas, dapat maligtas muna. You only live once. So dapat ka nang maligtas ngayon kasi husgahan ka na. Kaya yun po yun. Kaya pag sinabi, be not deceived, evil communication. So iwasan nyo yung mga chismis, iwasan nyo yung mga cheap shots. Yun pala yun. Kaya ang point natin to number 3, we are warned repeatedly against false teachers dealing with important matters. Okay? So sabihin, yung mga chismis, mag-iingat ka, ano sinabi niya? Lalo yung mga false doctor niya, Catholic, ano yan. May sasabihin, tama yan, tapos biglang, shup! Diba? Purihin si Kristo, siya ay, ako na, Iglesia Manalo. Purihin siya, siya ay magdakila, siya ay tao lang, ano? Bigla sumisingit yung mali, di ba? Eh, importante yun. So, kaya yung ano naman, wala, Iglesia ni Soriano, sabihin, oh, purihin ng Diyos, siya ay ano, matay para sa atin, kaya dapat, manampalataya tayo sa Kanya, amen, at gumawa ng mabuti para maligtas, ha? Sumisingit yan, sinisingit nila. Kaya ikaw, yung tinga mo dapat, ay nakatutok, okay? Huwag kang amen ng amen. Lalo yung mga post sa Facebook na di mo alam kung ano yung nanggaling. Sadyain po yun eh. Sa totoo lang. Di nila pinapaalam kung saan sila. Tapos magpapag may umimin, hindi nag-aaral yun. Nakaisa sila. Okay? So, be not deceived, evil communication. So, detect evil. So, okay na. Why? Kasi maraming kalaban. Parang yung ating buong series sa false teaching. Maalala nyo yan. May tayong series dyan. Isa-isa natin. Okay? So, bakit tayo dapat, anong dealing dapat gagawin natin sa mga cheap shot ng kalaban? Dapat kayo na-warn ka. Ibig sabihin, dapat alam mo na pwede pumasok ka anytime. Kahit sino, kahit si Pastor. Pag si Pastor, napabalkada kong kanin-kanino yan. Marahin lang, nagbakasyon ako kung saan. Marahin lang kayo pure pa kasi talagang preaching pa rin yung Bible, King James. Si Pastor, happy-happy.
May nag-tweet sa akin doon pala, kinukorap na pala ako pagdating ko dito. Bukod sa mataba na ako, sabihin ko, kung ano nang pinagsabi ko. Di ba? Dapat alam niyo yun, na pwede anybody sa atin, pwede tayong corrupt. So obviously, hindi ko hayaan yun. Gatmari, no? So kaya ang point number to be warned repeatedly, we are warned against false teacher. Andyan yan sa Bible. Huwag kang tutulog-tulog, basta baptist, okay na yan. Wala, baptist, eh, baptist. Wala, wala, basta. Tanggapin mo lang baptist, eh? Eh, baptist ni si Peter, pinagalitan ni Paul, eh, bakit ganun? Men! Mga taga-Corinthians, baptist din to! Eh, paano nakapasok yung ano? Yung ganyang katuruan. So, be warned! Alam mo dapat na pwede at papasok at papasok yan. Yung mga cheap shots na yan, na si Satanas pala nasa likod niya, no? Sabihin mo yung ganyan, ha? Hindi, praise the Lord, praise the Lord. So, biglang sabihin mo, dapat, hindi, ang kaligtasan ay libre, walang bayad, kailangan mo nang tanggapin. Kaso, dapat sumunod ka rin. Libre yan, pero pag wala kang good works, hindi kaligtas. Ah, dali. Eh, kailangan kong gagawin yun. Pagligtas ka, oh, pagligtas na ako, mawawala ko ba yon? Hindi na, oh, tama. Ba't parang hindi ka sumusunod sa Diyos, ligtas ka ba talaga? Huh? I guess yun ba? Ay. May bigla si mamaya, siya rin naman si Janelle, no? Kaya ito yung point dito. Bakit kailangan? Kasi importante ito. Kailangan ma-warn tayo. So how? Hindi ko nalagay dito. Ito na pala yun, no? Yung point ko dito. Paano natin ngayon ito gagawin? So alam na natin mga maraming false teacher. Paano natin didil to? Important matters must be settled. Alam niyo settled? Naayos, di ba? Kasi ganito yan, ano natin, si, ano bang problema sa, ano? Anong problema, alam mo? Well, nag-away kayo dahil sa computation na, ano bang, ang examples na? Ha? Babae. Mahirap yan. Ano, ano ba? Nagkain. Oh, ha? Kunwari, may komplikadong ano sa'yo. Kunwari, sweldo, ganyan. Tama, sweldo. Kaya, yan pa. Naalala ko ituloy si Jacob, di ba? Tsaka si Iso. Si Brad kasi. Then, medyo malabo yung nangyari doon, di ba? Binago yung sweldo niya. Gusto niya umalis. Ayaw ka umalis dito ka lang. Binago sweldo ka naman kita. Hindi, gusto ko na umalis eh. So, banda muli, nagkaroon sila ng usapan, di ba? O, ganito na lang gawin natin, ha? Kasi, gusto ko na umalis eh. So, ganito na lang. Huwag mo na akong bayaran. Bayad mo na lang sa akin yung mga klase ng, alam mo na, ship. Si Laban ba sabi ko? Oo nga, Laban. Si Jacob and si Laban. Okay, sabi niya kay Laban, sabi mo na bayaran, gusto ko na lang yung mga cattle na may, ano na, may blemish, yung mga brown, yung may speckle, yun na lang sa akin. Eh, alam na Laban, konti lang naman yun. Di, sige, mas maganda pa yung sa akin. Kung ano, naalala niya yun? So, nung na-settle yun, kasi pag nag-usap na kayo, kahit anong mangyari, hindi na yun na baguhin. Yun ang sinasabi ko dito. So, pag hindi yung sinetal yung mga bagay-bagay, ano? Ano mangyari? Malabo. Ba't kayo nag-aaway? Ito, isa lang naman ang Bible eh. Naintindihan nyo ba yun? Nangyari sa mga churches na yung pastor hindi nililinaw. Ano ba? Tatanggapin natin bakla o hindi? Eh, sabi sa Bible, hindi. Hindi yun. Hindi. Paano yung mga yan? Eh, paano yung mga batang-bata pa nakala lang naman? Ayun, pwede yun. So, paliwanag mo. Okay? Pag pinaliwanag mo na, malinaw, nakarinig ng lahat, nag-agree, nagtanong, nasagot, settled na. Yung mga cheap shots, kaya hindi na makapasok. May hirapan ang pumasok. Kaya hindi, turo mo, hindi. In-explain na sa atin yan, nasa rap. Ngayon, mo sasabihin niya, di ba? Ganun yung, kahit sa tabaw, ganun kami. O, pag na-settle na yan, ha? Wala na magkasalita, parang kasal din naman, no? No, gagasal tong dalawang to, may tatanggi ba diyan? Da ina-announce din 'yan sa ano, 'di ba? Pero meron naman tayong seminar, 'di ba? Kaya tao 'yan. So, hangga't mare, wala ba talaga asawa to? Wala po, sige, kasal na kayo. So, eh paano kung hindi? Paano kung chismis-chismis 'yan? Itong si AJ pumunta, galing Mindanao 'yan, napunta dito at wala daw siyang asawa. Kunwari lang ah. Pero baka totoo 'yan. Tapos nagtiwala agad tayo, di ba? Yeah, so, isettle nyo. Yung sabihin ko yan sa mga bagay-bagay na importante, isettle nyo.
kung talagang importante kayo, may kinalaman sa pera, di ba? Magkano ba interest, magkano bayaran, at may penalty ba? Ilagay nyo sa papel. Pirmahan nyo pareho, tapos yan, hindi yan magkakagulo. So, ganun din sa doktrina. Detect evil, corrupt communications, and beware. Do not be deceived. Huwag kayo papaloko. Huwag nyo, oh, okay lang, loko. Meron ganun eh. Pag nag-soul winning tayo, isa mga tinatanong ko, naalala nyo ba? Okay. Kung pag inutangan ka, hindi nagbayad, sabi, sorry na lang, okay lang ba yun? Siguro mga, either hindi naintindihan ng iba, or masyadong mabait naman yung iba. Kaya iba sila, siguro mga sa sampo, yung dalawa dyan, sabihin, okay lang yun. Kaya isa. Kaya sabihin ko, sige, ayaw mo ng utang. Sige, nasagasaan kita. Kasi lasing-lasing ako kasi gusto ko maglasing. Nasagasaan kita. Sorry lang ha. Yung iba na sabihin, okay lang. Eh, kung nagpapabaya ako, nasunog yung bahay mo kasi naglalaro ako, okay lang ba? Ay, hindi na okay yun. Kasi hindi minsan hindi nakatutok. So, pag importanteng bagay, kaya again, pag soul winning na naman, ganun na. Pag napapansin nyo kasi hindi naikinig, bigyan mo ng ultimatum, importanteng bagay ito, makikinig ka ba? Gusto mo makinig? Gusto mo maligtas? Naniniwala ka ba dito? Baka ayaw mo naman. Mga gusto mo na maglaro, gusto mo. Ayun, gusto ko maglaro. Sige, babay na. Makita nyo, settled pa rin at least sa akin. Hindi na sa akin oras ko. Alam nyo, importante yung inisyan ko sa kanya. Pag uwi-uwi nun, at least sinettle mo, ibig sabihin, nilatag mo sa kanya. Pag uwi-uwi nyun, magkainiwanan yun. Napapaisip siya. Kaligtasan pala yun. Ito, laro lang. Nag-iisip siya. Amen? Kaya ng last, we are warned against false teacher. Isettle yung mga bagay-bagay, huwag tayong mabiktima ng cheap shots. Okay, so tapos na po tayo. Again, conclude lang natin. Let us not be victims of lies of the enemy. Huwag tayong pabiktima sa mga sinungaling. Alala ko tuloy yung gobyerno. Sinungaling ba gobyerno? Oo talaga. Depende. No? Pero di. Iba kasi baliktad naman, hindi, gobyerno yan eh. Baliktad naman. Ang gobyerno po, tao lang din yan. Depende ko sa iyo na ako po. Ngayon, so pag hindi mo winatch yung iyong mga katapatan, dadayain ka. So maganda yung kwento ni G, no? Salamat. Nakita nyo na, di ba? Ay kung nagpatalo tayo dun, ay, bawal daw kami kasi iglesia na dun. Ay sige, sa iglesia na yun. Meron pa dito, sakupin nyo rin. Eh, by the way, nakita ko na ginagawa rin nila yung sa mga probinsya daw eh. Di ba? Nakulong na daw, salamat. Pwede na pumunta sa inyo. Pwede na pumunta sa inyo. Wala lang bantay. Oh, pwede na. Iba naman. Ba't nagtutulong ka pa na iba? Oo, nakita ko dun kahapon. Hindi, kami, kunwari. Bakit? Kala ko yung hinuli yung mga nagbabantay at nagre-restrict yung mga officer. So may natira? Una yung mga namumuno doon. Pwede dapat takot na din sila kasi yung mga pinuno nila nakulong na eh. Nakulong din pati yung mga pinuno. O yun pala eh, ba't di mo pa alam kung pwede na? May natira. Takot lang yun. Takot na dapat sila. So anyway, do not be deceived. Huwag kayong paloko. Amen? Amen. Hindi pa ako kontento. Sana nakuha nyo na. Gusto ko pang dagdagan. Kaso, ano na eh. Huwag kayong paloloko. Karapatan nyo. Buhayin nyo yan. Ngayon, yung mga bata talaga, yes, nakadepende tayo sa ating mga magulang. Ano, gawin mo? Pag-pray mo din yung tama yung decision. Okay? Hindi yung tama lang ang magulang natin. Pero madalas, yes, yun ang ginawa. Binigay sa atin ng Diyos eh, na ating gabay. Pero lahat kayo, realize nyo ba, Juliana, ilang taon ka na? 12? 13? 10 years from now, ilang ka na? Ang tanda mo na, hindi naman. Mag-aasawa ka na nun. So, ibig sabihin, yung talino na na-accomplish, na-accumulate mo ngayon, yan at yan na yun, dinadagdagan mo lang. So, make sure na talagang talino na dadagdag sa'yo, hindi ka tangahan. Parang religion din again. Kaya yung ibang religion, di matama-tama. Kasi umpisa pa lang, mali na eh. Di ba? Hindi ka nga ligtas. Nagpapatuto ka sa taong di ligtas. Yung pinapotante, tapos aiming ka dyan. Di ba? Walang papatunguhan yun.
So ganun po 'yan. Again, sa biyaya lang ng Diyos, hindi naman agad na naiyari iba, pero may again, may pag-asa pa sana, kaso I hope sa huwag tayong paloko at na maging matalino tayo. Yun ang message dito, maging matalino ka, alamin mo kung paano may didil yung mga ginagamit sa atin ng kalaban. At ganun din naman, ito yung nabanggit, hindi ko nabanggit kanina. Una, ikaw, di ba? Hindi ka maloko dapat. Ngayon, pag yung iba na loko, dapat alam mo rin yun. Kaya hindi na umatento kasi baka sinabihin ng ganyan na mali naman, hindi naman totoo. So, anong tamang response mo doon? Huwag mo rin silang pilitin, huwag mo rin silang awayin. Realize na yung bagay hindi mo sakop eh, di ba? Hindi mo sakop yung iba eh. So hindi na masama yung loob mo. Diba? Pag sila hindi na umatin. For example, anong kanina, at madalas siya, marami tayo na-solving dito. Ito nga, 3,000 eh. Lahat ba dito? Hindi. Okay lang. Kasi reward niya sa langit sa atin. And later, I'm sure yung iba dyan, hindi natin sila ginawa ng masama. Mag-meet ulit tayo niyan. Amen? Mag-lock. Nanay ni Pame, tatay ni Pame, mag-meet din tayo niyan. Mamimili sila by that time. Amen? Yung lola mo, nasyaran din. Di ba? So, save daw siya ba? Amen. So, ano yan? May dating yan sa kanila. Kaya sino siya sabihin ko kanina? Na tanong mong ligtas siya? Hindi. Si Christian, yung ate mo. Salamat. Minsan-minsan ganyan. Kasi hindi yan basta-basta yung tinanggap niya kung totoo siya. Maaalala niya yon. Therefore, yun, yung pwede tayong mag-expect, di ba, ng positive ano sa kanila. Hindi siya mag-member dito. Sabi mo, ano ginagawa mo sa buhay mo? Ligtas ka. Okay? Okay, na lang. So, sana hindi tayo mabiktima, pero dating at dating yan. Kaya nga, finish ko ito ngayon. Dami nakapila. Iba sa atin, hindi ko alam kung exactly kung saan yung ano niya. Nasa na kayo eh. Maturity level. Yung mga nangyari last week, para kung naano ako eh. Saan ba ako nagkulang? Parang ganun eh. Ito lang, kaya hindi ko alam. Hindi, alam ko rin niya. Gakaalaman tayo. So anyway, so yan ha. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. We pray na simpleng topic to Lord. But again, nakita namin sa inyong salita. May mga samples talaga sa Bible din na nadadala, Panginoon. Hindi man lahat. Yung iba, Panginoon, kawawa. Minsan nakaka-apekto sa church. So I pray na ma-identify namin pag cheap shot yan eh. Is something na hindi namin dapat bigyan ng halaga. Pero i-deal namin ng tama. Sagutin din, Panginoon, magpatalino kami, alamin namin yung tamang sagot dito para madidismiss na agad namin sila ng maayos din, may settlement din po, Lord, sa lahat ng mga kausap namin. May iba, of course, nagtatanggap, pero iba is at least magkakaroon sila ng idea sa mga bagay, Panginoon, na again, di dinidil lang ibang tao, iniiwan lang sila nakahang dahil di din alam yung sagot dito, pero I pray na maintindihan po namin kung sila mga nagkatapad dito, Lord, na nagpapatuloy. Makita namin yung positive effect niya, Panginoon. Mahiging malakas kami. Hindi kami may hina. Maaga namin isang tingin pa lang namin saan. Alam na namin na ang mga gamit itong mga ito ay mahina. Therefore, kung kaya namin tulungan namin. Pero definitely hindi kami matatangay ng may biktima. Kailangan po, Lord, again, kaya pong mag-ingat sa amin sa bawat isa. Sa linggo na naman, na kakapin namin, Panginoon, mga prayer request kayo po nakarinig kanina. Ito po ay kakatiwala namin sa inyo, Panginoon. Dingin niya po ito, Lord, ako nito yung mercy and grace. Ginal mamaya, masyara at maligtas, Panginoon. Alam po, Lord, kayo mag-iingat again. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.